Kumusta mga pamangkin, mga pinsan? Ano? Balita sa inyo. Ilan taong OFW ka na ba? May sarili ka na bang savings? O naghihintay ka pa ulit ng 2 years para makauwi? Lahat tayo naghihintay ng 2 years para makauwi. Aminin. Nakaka-apat na 2 years na, hindi pa makauwi. Anyway, alam nyo ba, nag-existing na ang OF Bank. Ang OF Bank ay pinapatakbo or under siya ng Land Bank of the Philippines na government owned. You know ba? Ang tagal-tagal mo ng OFW, hindi mo pa din alam. Ngayon, hindi mo na kailangan umuwi ng Pilipinas para mag-open ng account. Oo, hindi mo na kailangan magpakita ng ID doon, na tube ID. So, kung gusto nyo malaman kung paano mag-open ng account sa OF Bank, aba ay panuurin mo ito. Panuurin para sa iyo to. Para sa iyo at sa iyong benepisyaryo. Panuurin. Nag-email ako sa OF Bank, tapos binigyan nila ako ng link ng OF Bank, at tapos pina-download lang sa akin yung ito. Pina-download sa akin. Ito, nakikita niyo to. Ayun, kinlik ko na. Ito yung tinatawag nating Overseas Filipino Bank mobile banking application. So, ngayon, pagka ikaw ay wala pang account dito at gagawa ka pa lang, pwede mo siyang i-open na OF account. Pero kung meron na, syempre, ito na yung gagamitin mo. Pero since, let's say, wala ka pa, ito yung pipindutin natin, i-click natin. Ayaw maklik. Ayun, click. Ayun. So, nandiyan lahat yun. Nandiyan, Filipino Bank. Pwede rin sa mga overseas Filipino, kahit hindi worker. At pwede rin siya sa beneficiaryo mo. Yan, sa account opening na tayo. Sa account opening, syempre, kung ikaw ay OFW, i-click mo yung OFW. Kung ikaw ay OFW beneficiary, click mo siya. Or, kung ikaw na may overseas lang, hindi ka worker, siguro spouse ka ng OFW, pwede ka rin mag-apply. So, since we are OFW, we're gonna click that OFW. Sa product selection, isa lang naman yung, ano niya, yung product niya. Dito lang, yung OF Bank Visa Debit Card. Debit card lang siya. So, walang pagpipilian, let's click. Click lang siya. Ayan, ito na. So, nadidito yan kung ano yung magiging requirement mo, kung ano yung benefits na magkaroon ka nito. Yan. Wala siyang minimum initial deposit. Mga pamangkin, wala. Hindi kagaya sa ibang bangko, kailangan may 2,000 kang initial na deposit. Wala rin siyang required minimum deposit dito. Na kagaya nga rin sa ibang bangko, meron ding required. Kailangan hindi bababa, kundi pabawasan yung nakalagay doon sa pera mo. Wala rin siyang service charge below falling below the minimum. Wala din. Kailangan meron kang 500 pesos para magkaroon ka ng 5% per annum. Mababa ito kaysa sa ibang bangko. Yung sa ibang bangko, 125 yata per annum. Or 0.25 per annum. Tapos, ang maximum withdrawal mo a day, kung malaki yung sweldo nung ni Papa doon sa ibang bansa is 5,000 a day. Ba? At tapos, kung ikaw naman ay magtatransact sa ibang bangko, magbabayad ka ng 25 pesos per transaction. Wala siyang dormancy fee monthly. Sa ibang bangko, meron yata 30 pesos monthly. So, meron siyang PBIC insurance dito na kung halimbawa may 600,000 pa sa bangko mo at nalugi yung bangko, ibabalik sa iyo yung 500,000. Pero kung below 500,000, kung ano lang yung nilagay na sa bangko mo, siya lang yung ibibabalik sa iyo. So proceed na tayo. Mahalaga kasi ito, mga pamangkin, mga pinsan, na mabasa nyo at malaman nyo bago tayo mag-click. Ayan. Ito yung kanyang requirements. May reminders dito. Yan, kailangan daw. Yan. Ihandaan nyo na agad kung kayo ay mag-a-apply, no?
Henda nyo kagad yung mobile number nyo na gamit nyo. Sa kaso ko, ginamit ko yung mobile number ko sa Pinas. Ihanda nyo kagad yung email address nyo. Tapos, i-prepare nyo kung alin dito yung gusto nyong gamitin. Gusto nyo bang gamitin yung passport nyo, yung UMID, or itong PhilID ID? What's Philippine ID? Siguro ito yung national ID, PRC ID. So, sa kaso ko, ginamit ko yung passport ko. So, proceed. Dito, ito yung ano eh, sa declaration ng mga nasa US. So, ang sagot ko lang dyan, since wala ako sa US, no. Confirm ko lang. Then, dito sa terms and policy, binasa ko to pare-pareho. Tapos, agree lang sa terms and condition. Tapos, dito, syempre, ilalagay nyo yung pangalan nyo, yung middle name nyo. Halimbawa, kung apelido nyo eh, Bonifacio Andres. Andres Bonifacio. Tapos, may middle name. Hindi yung initial lang, kundi buo. Pero, nilagay ko buo, pero sabi rito, optional eh. Tapos, yung birth date nyo, yung ginamit yung number, yung gagamitin yung number, dapat hawak nyo ha. Kasi, magbibigay siya ng, ano, ng verification. Isusulat nyo rito. May isusulat kayong verification dito. Tapos, kung dito, dapat meron kayo pareho. Isang number, isang email. Yung email nyo, dapat nasa iyo rin. Dapat handa, kumbaga alam nyo, kung ano yung ibuksan, alam niyo yung password, no? Tapos, kasi meron din ditong verification na sa inyo yung email. Ayan, nag-mandatory. Pagkatapos niyan, diba, mandatory, kasi meron na ako, hindi ko na siya magawa. So, yun, mga pamangkin, mga pinsan, kapag natapos mo nang ma-verify yung sa email mo, tsaka sa phone number mo, may magte-take a selfie ka. Magte-take a selfie ka doon na ikaw talaga yon. Tapos, pipicturan mo yung sarili mo ganito. Yan, ganyan. Ganyan. Kailangan ganon. Tandaan. Kailangan yung mukha mo na to. Yun ang kuha, yung mukha. Tapos, yung kung ano yung ID na pinano mo, nagagamitin mo. So, kailangan malinaw yun. Pati yung data na nadudun sa ID mo, dapat malinaw. Sa kaso ko nga, passport, para malaki passport ko. Yun, tandaan nyo yun yung sa ano nyo, yung selfie nyo, dun sa oval na nakalagay dun, dapat yung mukha yung naroon, hindi pati yung buhok, dapat pati yung buong mukha. Ngayon, after that, biniverify nila yun. Kagaya nung sa passport ko, siguro ibang, nakatatlong click yata ako doon, tatlong ano ko, pasa ako, kasi siguro nalalabuan sila dun sa mga data na ibinigay ko, sa binigay, hindi sila nag tutugma. So, kailangan lahat yun clear. Tapos, mag-i-email sila na successfully na nag-create ka ng account. So, bibigyan ka ng ite-text kanila kung ano yung card number mo tsaka yung account number mo. Parang sa text, yun yung card number mo. Sa email, yun yung account number mo. So, magkahiwalay. Hindi siya magkasama. At yun lang mga pamangkin, mga pinsan. Sana nakatulong sa inyo yung video na ito. Let's spread awareness, mga pinsan, mga pamangkin, na magkaroon din yung mga kakilala natin, mga kapatid natin, mga pamilya natin, na magkaroon ng sarili nilang bangko. Oo, bangko. In just one click lang. So, dito lang. Kailangan mo lang ng isang telepono na may space pa, na hindi pa puno ang memory. Para magkaroon, mag-download ng OF Bank. Tapos, just 1 hour, wala pang 1 hour, meron na akong OF Bank under Land Bank. Sa susunod, subukan nating lagyan ng pera yung ating OF Bank, tapos magsisend tayo ng pera sa ibang bansa. O paano? See you sa susunod na video ulit. Paalam! Happy banking!